Ayun si Sir. Puntahan natin. Yan, ito si Kuyang, may ano siya, may lambat siya. Nandaan. O, ayan mga kabayan, ang daming isda nga nahuli ni Kuyang dito na tinitinda niya. Dagdag pa natin. Kuyang, magkano isang kilo? It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Lambat. Lambat siya huli, o. Eh, ano? Gamer. O. Magkano isang tupok, Kuya? 100 lang, oh. Grabe, ang laki. Dami. Sandahan lang yan, sandahan. Yung malaki, dagdagan natin. Ayan, oh. Isang tumpok, 100 lang. Murang-mura. Ayan, oh. Ito, tabasig ito. Alis yan! Ay, ganyan bilog! At ito naman, tilapiyang arroyo kung tawagin. Ilang piraso ba yan? Ito yung mga nabubuhay sa dagat o tubig alat na mga tilapia. 13. Ay, naglulundagan, no? Ang galing. Eh, no, nag-ano na siya, oh. Pero siguro, manok yung laki. Ito lang. Pareho lang, ha? Bibili ka isang tumpok, masarap yan. 6, 8, 9, siyam lang. Ayun, 13. Ano kuya? Ito na lang? Ayun, atam-tama sa pretty yan. Sige yan na lang. Nabalot na eh. Sabi ni Kuyang, kung gaano katagal niya hinuli to, maghahapon daw sa laot. Galing nga ito pa. Akala ko dun lang eh, meron pa pala dito. Ang dami. Ayun oh. Ngayon na tumatalon pa siya. Tumatalon-talon pa yung isda na to. Lalaki ng mga tilapia. Bali nagre-ready pa lang siya na pupunta sa laot para mangisda. Mga anong oras ka na makakabalik nun kaya pag ano? Pag nakahuli ka na? Alas 12 ng gabi? May kasama ka? Ah, ilang kayo? Ah, dalawa. Nagdadala na rin kayo ng pagkain? Ang galing, no? Tapos pagka nakarami ka, ibebenta mo din siya? Ah, ang galing, no? Ito yung buhay sa Manila Bay, mga kababayan. Talagang, pwede kang mabuhay dito basta may bangka ka, may lambat ka, may pamingwit ka. Ayan ang buhay sa Manila Bay. Yan, ito naman yung kahapon, yung iniwan natin na naghuhukay pa lang. Pero ngayon ay nailagay na itong mga format na ito. Itong kanal. Nalagyan na talaga ng pinaka-structure sa loob. Yung pinaka-square niya, mga kababayan. At kahapon ay pinapasok lang yung mga bakal na yan. Ngayon, talagang may makikita na tayong gawa nila dito.
At may tao sa loob, tinatanggal yung mga tubig. At puntahan natin dito sa may pinakagitna. At eto rin yun, nung kahapon. Ayan, ayan sila, si Kuyang. At eto, nagkaroon na rin ng ano. O, tignan nyo, meron na siya. Galing. Siguro 1 week pa eh, talagang matatapos sa to. At talagang ma-ooperate na to sa March 15. Yun po yung binigay ng DNR para ma-operate ito. Magkakaroon pa ng inauguration with Secretary Simatu. Buti na lang po ay pinayagan po tayo ng nagbabantay para makalapit po dito. Para na din maipakita ko ng malapitan kung ano po yung pinaka-itsura niya. Eto siya o. Oh. Eto yung sinasabi kong proyekto ng DNR na sinabi ni Pangulong Duterte. Eto talaga yung the working president na sinasabi. Ayan, ito yung hagdanan kung saan pwede kang umakyat sa taas. Lapitan po natin yung gumagawa dun. Eto. Pwede kang umakyat. Ayun si Sir. Puntahan natin. Sir, magandang hapon. Yan, para at the same time, pagka na gano, pwede, no? Bingo na agad, no? Hindi pupunta sa Manila Bay yan, sir? Ah, okay. Thank you, ha? So, CR yan, mga kababayan.
Ang galing. Ano kaya nga pinaka-final na itsura nito? Papakita ko rin sa inyo yung pinaka master plan kung ano nga talagang looks ito, mga kababayan. Talagang magkakaroon na ng kalinisan ng mga tubig na pupunta dyan sa Manila Bay dahil sa facility na to na si Pangulong Duterte lang ang nakagawa. Walang sino mang presidente na nagtangka na magkaroon ng paglilinis ng Manila Bay kundi si Pangulong Duterte after Marcos, mga kababayan. Si Pangulong Duterte talaga. Sana after Pangulong Duterte, isang malupit na Duterte or any, basta kapareho ni Pangulong Duterte ang paninindigan. So yan lamang, mga kababayan, dun tayo sa kabila.